Ang pag-usapan natin ngayon mga kabro ay tungkol sa patuloy ang Philippine Air Force Fleet Modernization kasunod ng mga problema sa pananalapi o sa budget. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba pati na yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos na ating i-upload. Maraming salamat po. Ang Philippine Defense Secretary na si Secretary Delfin Lorenzana ay nag-order ng 32 ka-Blackhawk helicopters para sa bansa noong huling nakaraang taon bahagi ng isang patuloy na pagsisikap sa modernisasyon ng depensa na hinimok na hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at sa isang pangangailangan para sa ilang mga kakayahan sa panghimpapawid. Ang Pilipinas ay isang archipelago ng higit sa 7,000 na mga isla sa isang seismically active zone at sa landas ng mga bagyo na tumatama sa kanluran patungo sa silangan ng Asya mula sa kalawakan ng Pasipiko. Ang Pilipinas ay regular na dinaranas ng mga natural na mga kalamidad. Ang sasakyang panghimpapawid at helikopter ay nagbibigay ng mahahalagang kakayahan sa panahon ng humanitarian assistance at disaster relief missions. At mayroong mga air assets na napatunayang critical sa pagsisikap ng militar ng Pilipinas na labanan ang isang domestic communist insurgency, gayon din ang kilusang siparista sa Timog na nagdaragdag ng isa pang layer sa pananaw ng seguridad para sa kalyado ng Amerika. Nakadagdag din ng salimuot na sitwasyon ang mga alitan sa teritoryo sa South China Sea, inangkin ng China ang Spratly at Paracel Island sa loob ng sarili nitong dash line, claims na buo o bahagyang pinagtatalunan ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Vietnam at Taiwan. Gayunpaman ang Pilipinas ay naiiwan na nag-aagawan upang makahabol sa gitna ng isang masikip na budget at kasunod ng isang dekadang mga kawalan ng aksyon upang palitan ang mga aging defense capabilities. Si Colin Ku, isang researcher sa Rajaratnam School of International Studies doon sa Singapore Nanyang Technological University, ang nagsabi na ang utang ng Pilipinas ay lumobo dahil sa COVID-19 pandemic. Sabi pa ni Colin Ku sa Defense News na ang pagmo-modernize ng Philippine fleet of transport aircraft and helicopters ay isang pangunahing area of concern para sa bansa dahil mayroon itang natitirang pangangailangan upang isagawa ang modernisasyon ng maraming kategorya ng sasakyang panghimpapawid. Ito ay higit na resulta ng isang dekada simula sa pagpasok ng milenyo kung saan kakaunti ang nagawa upang tugunan ang pagbabalik ng kakayahan ng militar. Si Presidente Benigno Aquino III noon ay nagsimula sa modernisasyon ng bansa noong taong 2013. Kamakailan lamang ang ekonomiya ng bansa ay nakaranas ng 9.5% contraction sa real gross domestic product sa taong 2020. Ngunit ang defense budget ay ginanap na matatag sa taong 2019 na antas ayon sa dalawang expert kasama ng International Institute of Strategic Studies. Ang pagkagambala ng pandemya sa defense procurement ay medyo limitado. Gayunpaman, ang ilang pagpupondo sa modernisasyon ay muling inilaan upang harapin ang COVID-19. At kahit na ang Department of National Defense ay nakakuha ng karamihan nito pabalik sa taong 2021. Ilang mga proyekto tulad ng Naval Corvette Program ay itinutulak na ngayon pabalik sa taong 2023 hanggang sa taong 2028 time frame. Samantalang noong araw ng Martes, si Secretary Delfin Lorenzana ay pumirma
ng isang kontrata sa pagbili ng Polish-made na S-70i Black Hawk helicopters na 32 ka-unit, parehong pinirmahan ni na Defense Secretary Delfin Lorenzana at Jano Zakriske, ang President ng PZL-MELEC, ang kontrata sa isang seremonya na ginanap sa Department of National Defense or DND Building sa Camp Aguinaldo. Ito ay isang patuloy na relasyon sa pagitan ng ating mga bansa. Masayang-masayang Philippine Air Force sa mga Black Hawk helicopters, sabi ni Defense Secretary Lorenzana sa kanyang speech. Ang 32 units na Black Hawk helicopters ay kasama rin ng integrated logistics support at training package para sa mga piloto at maintenance crew ayon sa Department of National Defense. Sinabi ng Defense Chief na ang gobyerno ay nagtatalaga ng 32 billion pesos para bumili ng mga bagong mga helicopters na gawa ng Polish Aerospace PZL-MELEC, isang subsidiary ng American firm Lockheed Martin. Ang unang batch ng mga helicopters ay darating sa taong 2023. Sa tingin ko, hindi na tayo pupunta dito para tanggapin ang mga helicopters na ito. Ngunit, gayon pa man ay ikalulugod nating makikita ang pagpapabuti ng kakayahan ng Philippine Air Force, sabi pa ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Hanggang dito na lang mga kabro, maraming salamat sa panonood. Magandang gabi, tanghali, umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po.